Para sa all na di makamove on sa ex. Para sa all na hindi sumusuko sa love. Para sa all na hindi nagigive up. Ito ang show na para sa all. With your storyteller, Heaven Peralejo. May isang sikat na quote ang American football coach na si Vince Lombardi. Ang sabi niya, "Winners never quit and quitters never win." Actually, kanina umaga ko nga lang nalaman na siya pala yung nagsabi nun eh. Pero yun na nga siguro ang pinakasaktong quote para sa kwentong ihahain ko sa inyo ngayon. Kaya kumuha na kayo ng popcorn, relax at simulan na natin. Ako po si Heaven Peralejo, ang inyong storyteller sa show na para sa mga hindi sumusuko. Ito ang Para sa All. Kasi naniniwala ko na as much as possible, huwag kang susuko kapag may challenges ka sa buhay. Palaban ako eh. Pero nung mas nag-mature na ako, na-realize ko na minsan, kailangan mo rin talagang matutong mag-give up, lalo na kung hindi naman pala worth it yung pinaglalaban mo. Papi! Papi! Kailangan ko ng tulong mo, pre. Tungkol saan yan? Huwag ka muna magre-react ka. Tingnan mo muna. Okay, okay. Sige. Cute na tuta. Okay. Fancy earrings. Mount Fuji ba yan? Oo, trip to Japan kasi. Teka, para saan ba to? Sa tatlo. Papi, earrings, or trip to Japan. Ano ang pwede kong ibigay sa'yo para magkabalikan tayo kung sakaling ex-girlfriend kita? Teka, pare. 2 months na yung nakakalipas. Hindi ka pa ba nakaka-move on kay Abby? Abby? Walang kinalaman si Abby dito, no? Unless nagkaroon ka ng GF na naging ex mo rin past 2 months. Tsaka lang ako maniniwala na hindi tungkol kay Abby yung pinag-uusapan natin. Okay, fine. Nakita mo siya yung story ni Abby. Break na daw sila ng boyfriend niya. Kalimutan mo na yun. Tsaka kalimutan mo na siya, pare. Baka nakakalimot ka. Niloko ka ni Abby, di ba? Tsaka red flag lang siya na tinubuan ng mukha.
Wala namang ganyanan ng ex. Malay mo naman. Part lang talaga yun ang relationship namin. Kailangan namin maligaw para matagpuan namin yung isa't isa. Ganun. Ay, Diyos ko. Alam mo, pare, siguro kung may award sa pagiging simp, number one ka na dun. Alam mo, bilang tropa mo, ako na mismo nagsasabi sa'yo, huwag na si Abby. Tsaka, napaka-toxic nun. Hindi lang toxic eh. Toxic pro max yun. Alam mo, kung ayaw mo masira yung buhay mo, tigilan mo na siya, Nico. Tsaka dapat, wala ka ng kahit anong connection sa kanya. Tama na yan. Tama nga. Kailangan ko nang mag-move on. Kundi abang buhay ko itong dadal. Tawagan ko na lang siya para maghingi ng closure. Pre, tatawagan ko nga siya. Sabi na huwag na lang tawagan. Tatawagan ko nga, pre. Huwag na lang tawagan, pre. Hilig mo talaga sa toxic pre ng vaccine, no? Tatawagan ko nga. Ang hirap talaga sumuko, lalo na pag minahal mo yung tao, no? Dalang-dala mo yung feelings kahit tapos na yung relationship, eh. But at some point, kailangan mo rin talagang bumitaw. Let go din pag may time. Pero para sa akin, mas mahirap talagang i-let go ang personal goals. Ang hirap sumuko, lalo na pag alam mong na ang dami mo nang in-invest na time and effort sa isang bagay. Kaya kung meron ka rin ganitong experience kagaya ko, panoorin niyo to. Wow, grabe. Kompleto food mo, ah. May pa-soup ka pa, oh. Oo, si Mama kasi laging kompleto yung pinapabaon sa akin. Ikaw, anong pagkaya mo? Ito. Yan lang? Ay! Fasting ka nga pala, no? 16 hours? Kaya tama, from 3 p.m. to 7 a.m. Tapos kumain ako kaninang 2 p.m. Kaya yun na yung last meal ko. 2 p.m.? Kanina pa yan, ah. So, mula 2 p.m. hanggang ngayon, di ka pa kumakain? Wala. Tsaka, natambakan kasi ako ng work, eh. Hindi ko na namalayan na 8:30 na pala. Sure ka? Ayaw mo kumain? Mm-mm. Ang dami kong pagkain dito, eh. Hindi, okay lang ako. Nagpa-fasting ako, eh. Okay. Sige. Basta sabihin mo na lang ako pag gusto mo. Mm-mm. Tsaka ayoko din talaga ma-break yung streak ko. Sobrang consistent ako for 3 weeks sa fasting ko. Kaya go lang. Okay. Sam. Psst. Sam. Psst. Sam. Uy. Ay. Jill, parang namumutla ka na. Sure ka, ayaw mo talaga kumain? Eto, may dessert ako. Iyon na lang. Sige na. Ah, hindi. Okay lang ako. Fasting, di ba? Magtutubig na lang ako.
Sige na. Huwag ka na mahiya. Kunin mo na ako. Sige na, Sam. Huy. Hindi talaga pwede. Naka-fasting ako. Ha? Ha? Ay. Wala, wala. Nagka-kick-in na naman yung migraine ko. Dami kasing pinagawa ni Sir Dex kanina. Pagod lang talaga to. Girl, hindi yan pagod lang. Gutom yan. Baka nga low blood sugar ka na eh. Sige na, kumain ka na. Iyon na to. Kunin mo na. Go. Okay lang ako. Fasting kasi talaga eh. Alam mo, girl, hindi naman ikakasira ng buong diet mo kung i-break mo yung fasting mo today eh. Pwede mo naman siya ituloy bukas. Okay lang naman yung healthy living and fasting. Pero kung sobra-sobra na at nahihirapan ka na yung katawan mo, masama na yun. Ito na, sige na. Kunin mo na to. Kumain ka, kahit kaunti lang. Baka bumagsak ka dyan. Sinasabi ko sa'yo. Hindi ka na. Kaya na tayo. Go. Salamat, ha. Anytime. Oh, daan-daan. Baka mabulunan ka. Something good, something bad. Tell me. Ay, basta, alam ko talaga, papansinin niya ako ngayon. Mabigat lang talaga yung trabaho. Kaya mo na. Part lang talaga yun ng work, bro. Magre-resign na yan. Wala kang guarantee doon, bro. Kaya mo ba i-res? Lahat na meron ka.